Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, January 24, 2022. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, kanina nga pong alas 10 ng umaga, ito nga po ay namataan sa layong 183 km east of Hinatuan, Surigao del Norte. At ito nga pong low pressure area na to ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng ating Mindanao at maging sa eastern section ng Visayas, at yung kaulapan niya ay halos umaabot na rin po hanggang sa May Bicol region. As of now nga po, no, ayon sa ating Japan Agency at ng NOAA, ito nga po ay mababa pa sa ngayon ang tsansa na maging isang ganap na bagyo o isang mahinang bagyo, dahil nga po na may posibilidad na ito nga po pagtawid ng landmass ng Mindanao ay isang low pressure area pa rin. At ayon naman sa ating advanced weather forecast na ito nga po ay may posibilidad na dadaan hanggang dito po yan sa may Palawan, at pagtapos po magkukurve po yan papunta rito sa may ating extreme northern Luzon. At pagdaan po niya ng extreme northern Luzon, dito po medyo mag-intensify po siya ng bahagya. At ito nga po ay papunta sa direksyon ng Japan. Tignan muna natin ang ating satellite image kung saan nga no, nakakaranas ng mga pag-ulan sa mga oras na ito. Ang malaking bahagi po ng eastern Visayas, central Visayas, dito po sa may Caraga region, sa may northern Mindanao, at maging sa may Davao region. Nakakaranas na po yan ng may hina at katamtama, may bigla ang pagbuhos ng malakas na pag-ulan, dala-dala nga po ng ating low pressure area. At hanggang dito po sa may Bicol region, sa may Legazpi, umaabot na po yung mga kaulapan. So may posibilidad na rin po tayo makaranas dyan ng may hina at katamtamang pagbugso ng pag-ulan. Magiging maganda naman po lagay ng panahon dito po sa may Metro Manila. Wala naman po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon. Asahan po natin yung posibilidad na localized thunderstorm, at yung ating Luzon area naman po at extreme northern Luzon, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Wala tayong nakikitang anumang makakapal na kaulapan na may posibilidad na magpaulan sa northern Luzon. Dumako naman tayo sa may Palawan kung saan nga sa mga oras na to ay nagiging maganda pa po ang lagay ng panahon ng ating Palawan, at wala pa po tayong naasahan na pag-ulan. Subalit pagdating nga po ng gabi, may mga posibilidad na po yung kaulapan ng ating low pressure area ay makaapekto na dito sa Palawan. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga dito makikita po natin yung paggalaw nitong low pressure area. By January 25, mapapansin nga po natin ano, na itong low pressure area ay tatawid ng landmass ng Mindanao. At pagdating ng January 26, ito nga po ay posibleng andito po sa may, yung pinakasentro po ng low pressure area ay nasa Zamboanga City. At pagdating naman po ng January 27, dadaan po yan dito no, sa may Sulusi, at dito po siya dadaan sa may landmass ng Palawan, sa may Puerto Princesa, Palawan. At pagdating naman po ng January 28, ito nga po ay lalabas ng landmass ng ating Palawan. At pagdating naman po ng January 29, as low pressure area pa rin, ito nga po ay nandito na sa western section po ng Luzon. At pagdating po ng January 30, ito nga po ay tatawid no, dito po sa pagitan ng Taiwan at ng extreme northern Luzon. Ito nga po ay may posibilidad no, na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman po ng January 31, makikita nga po natin na lalayo na po itong nasabing low pressure area. At muling bubugso po, no, makikita natin yung amihan ay makakaapekto po yan sa may extreme northern Luzon, sa may Luzon. At makikita natin magkakaroon na rin po tayo dito ng shear line na makakaapekto, magpapaulan dito po sa may Bicol region. At pagdating naman po ng February 1, mapapansin natin no, muling malakas po yung ating amihan, at makakaranas po tayo ulit ng malamig na panahon,
at ating shoreline ay apektado po yung Visayas and Bicol region. Pagdating naman po ng February 2, makikita nga po natin no, na mararanasan pa rin po natin yung malamig na panahon at magiging maulan po pa rin sa Visayas at maging sa Mindanao dahil po yan sa shoreline. Ngayon, napansin po natin, wala pa po tayong nakita anumang posibleng sama ng panahon o low pressure area na kasunod nitong nasabing low pressure area dito sa ating advanced weather forecast. Again, inuulit po natin, ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Marami pa pong posibilidad na magbago po ito. Dumidepende po tayo sa ating temperatura ng ating dagat at yung mga weather system na nakikita natin sa loob at labas ng ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.